Bukod sa pagiging ABS-CBN Chief Content Officer, ABS-CBN University President at Executive Advisor to the Chairman, si Ms. Charo Santos Concho rin ang Chairwoman ng Oriental Mindoro Development Council for ABS-CBN Foundation's Bantay Kalikasan. Sa pamamagitan nito, masugid nilang isinusulong ang probinsyang pinagmulan niya bilang isang emerging ecotourism destination dito sa Pilipinas. Ipinanganak si Ma'am Charo sa Bicol pero nadestino ang kanyang ama na si Winifredo Santos na isang doktor sa Oriental Mindoro. Sa bayan ng Calapan na siya lumaki kasama ang inang si Nora Navarro Santos at ang kanilang buong pamilya. Kalaunan, naging direktor din ng Mindoro Provincial Hospital ang ama ni Ma'am Charo. Bata pa lang daw, talagang achiever na si Ma'am Charo. Saksi dyan ang kanyang pinsan na si Mr. Caloy Gaba. Charo really grew up in Calapan. Doon siya nag-elementary, nag-high school. At kung hindi ako nagkakamali, valedictorian siya sa Holy Infant Academy. I think that was 1972. Pagkatapos ng high school ay lumuwas na pa Maynila si Ma'am Charo at nag-aral ng Mass Communication sa St. Paul College na St. Paul University na ngayon. Ang bahay namin magkatabi rin sa Manila. Kasi apartment yon sa Lepanto, Manila, which is Loyola ngayon. Yun, dahil magkatabi nga ang bahay namin, pero siyempre, may edad si Charo, tapos na-discover na nga siya ng mga ni Cusino, si Ricky Jimenez, yung gano'n. Ang isang ano kasi, parang isang advisor ni Charo, it was my mother. Laging support ang mother ko kay Charo. Tapos yun nga, ako naman bumalik dito sa Nauhan. Tapos yun nga, artista na siya. Ang isang hindi ko makakalimutan ng kay Charo, the first film niya, Itim. I was already in college sa UE. Nung parang pinopromote nila yung film na Itim, pumunta sila sa UE. Talagang walang naniniwala sa kakayahan niya, baguhan, ganyan. Hindi kilala. Pero naging best actress pa siya sa Asia, kaya so tuwan-tuwa kami. Natutuwa si Sir Caloy dahil mula noon ay wala raw ipinagbago ang kanyang pinsan kahit pa nung maging artista na ito. When she was starting, parang lumabas pang bodyguard na kasi Charo kasi sinasamahan ko siya. Kahatid kami ng Tito Winnie sa People, kung hindi ako nagkakamali. Yun ang mga experiences namin ni Charo. Matalino si Charo at saka ang isang maganda kay Charo yung soft-spoken. Kahit galit siya, hindi ko madidinig niya. Malakas ang boses, nagtataas ang boses, talagang ganyan lang siya. Ngayon nga ay malayong-malayo na ang narating ng pinsan at kalaro lang noon ni Sir Caloy. Nang simpleng Mindorenya na sinundan at pinupad ang kanyang pangarap, bitbit ang pagmamahal ng kanyang pamilya, determinasyon, talento, talino at tibay ng loob. Pero kahit pagkaano kabisi ngayon si Ma'am Charo, nananatili pa rin sa puso niya ang pagnanais na makapag-give back sa probinsyang pinagmulan niya. Kaysa ang ABS-CBN Foundation, patuloy ang kanilang pagpupursige na mas mapayabong pa ang ecotourism dito sa Oriental Mindoro.